naman tayo ulit sa channel natin. May gagawin tayo ngayon. Short. Si Ate TV muna tayo ngayon. Tingnan natin kung ano ang problema. Bago natin simulan, kung bago kayo sa channel ko, huwag kalimutang mag-subscribe. Pakihit na rin yung notification bell para updated sa mga bago nating video tutorial about basic troubleshooting. So, check natin. Tingnan natin kung ano ang problema nito. Lubog na yung ano niya, power button niya. Pero may main switch. Tingnan lang natin kung may power. So, nag-spark siya. So, walang indication na nag-on siya. Wala din akong nakitang power indicator. Check natin to kasi lumubog yung ano niya, yung pindutan. So ito ay Friendly Series 2 Sharp model 21. So ito ay 21B J7M. So buksan lang muna natin tapos tingnan natin kung ano ang nangyari sa loob. Buksan na natin. So linisin lang muna natin. Halikabok. Yan ang problema ng CRT. Puro alikabok. Yan. Ito yung power button na tanggal na. Okay, so ito yun, bago natin simulan ang troubleshooting, sa mga nagsimula, i-identify lang natin bawat seksyon para maunawaan natin kung ano-ano ang mga seksyon na dapat natin gagawin. So simulan natin, ito yung picture tube niya. Sa picture tube, ito ngayon yung nagbibigay ng litrato. So meron siyang video amplifier, kung tawagin to sa mga technician, C-board o CRT board. So ito yung deflection yoke, yung sa itaas saka ito sa ilalim, ito yung sa vertical scanning niya o vertical deflection yoke. Yung sa pinakailalim, yun naman yung horizontal deflection yoke. So ngayon, itong sa side na to, ito yung nagtatanggal ng mga mancha o yung mga naiwan na kulay-kulay doon sa ating picture tube, naidikit siya ng magnet. Ang tawag nito ay degaussing coil. Yan. Konektado yan doon sa ating power supply. Ito. So, sa main. So, ito yung control niya. Positor or thermistor ang tawagin. So, yun yung nagko-control para panda rin to. So, saglit lang naman umandar yan. Then, ito yung power supply section. Malalaman naman natin kung power supply yan. And then, yung main filter capacitor din jumper natin. And then, regulator. So, ito yung mga maliliit. Meron siyang secondary filter. So may power relay tayo para gumana ang power supply kasi ito ay isang uri ng sharp. Then pagkatapos dyan, ito yung playback natin. So may mga different output ang playbacks. Kapiyawan lang natin to. Ito yung high tension wire papunta sa high voltage. Ingat tayo pag nag-check tayo ng CRT TV dahil ito ay may naglalabas ito ng high voltage. 10,000 to 30,000 volts ang nilalabas dyan. Kaya high tension wire yan, ito high voltage cap. And then may mga, siyempre may mga maliliit pang voltahe. Ito yung para sa focus natin. Ito naman yung medyo maliit para sa screen. 800 to 1000 volts, nasa 300 to 600 volts naman ito. So may mga supply pin sa loob. And then ang nag-drive niya, ito, ang tawag naman ito ay H out, horizontal output. And then pinapaandar to sa pamamagitan ng horizontal transformer o drive transformer. So drive naman yan dito sa horizontal oscillator na kumukulikta siya ng supply na nanggagaling sa jungle natin o yung oscillation na meron siyang 15,750 Hz. So para umandar ang ating playback, ang ating deflection yoke. And then tapos dyan, ito naman yung vertical natin. Ang trabaho naman nito ay papabukahin niya taas baba ang ating picture tube. Ito yung vertical section niya o amplifier.
kumukuha din naman ng frequency galing yan sa ating jungle na meron tayong 60 Hz na ginagamit para i-scan to taas baba. Then ito naman ngayon yung tuner natin, and then ito naman yung audio natin. Ito napakaliit lang kasi konektado yan dito sa speaker natin. So tandaan na, YNC Jungle audio section tuner, kumukulikta ng signal vertical, horizontal, power supply, memory o EEPROM natin. So yung EEPROM na yan ay konektado yan doon sa ating MCU o microcontroller or system control. Ang daming term na ginagamit. So yun yung mga familiarization natin. So ngayon, madali lang naman tandaan yan kasi bawat sintomas na makikita sa display tulad ngayon, ang nakita natin ay walang power. So ibig sabihin, dahil walang power, focus tayo dito sa power supply. Hindi muna natin pakialaman yung ibang bahagi dyan kasi wala nga siyang power. So check natin kung meron bang supply to at meron ba dito. So ginagawa ko to para doon sa mga nagsisimula pa lamang may idea kung paano. Kasi minsan, ang daming mga nakikita natin piyesa dyan, hindi mo alam kung saan ka magsimula. Kasi naguguluhan ka sa dami pa naman piyesang nakakalat dyan. Kaya ang ginagawa natin ay per circuit or per section ang gagawin. So dahil sabi ko per section, start tayo sa power supply. Okay. So check lang natin kung meron siyang supply. Itong medyo hindi kagandahan sa CRT kasi madumi talaga pag ito ay ginawa mo. Ayan. So medyo may mga bago-bago ng hinang dyan, di bale. Mukhang naman to eh. So gamit lang tayo ng digital para mas malinaw. So isa-isahin natin ang kita ba? Yan. Kita naman siguro. So naka-disconnect yung main line natin. So, ngayon, naka-connect na. So, sa pag-inspection natin, unang ginagawa natin, physical o visual inspection. So, wala naman tayo nakikitang mga kakaibang mga nasunog dyan, mga bloated. Wala tayong nakikita. Kaya, ang gagawin natin, voltage measurement kagad. Pinakamadali sa troubleshooting, magsukat tayo ng voltahe. So, pag nagsukat tayo ng voltahe, tandaan natin, ito yung primary side ng ating hot side. Lahat ng nandyan, nakapaloob nito, ang guhit na to, lahat pag nahawakan yan, nakukuryente ka kasi hot side yan. Dito sa kabilang side, papunta doon, ang cold side yan, kaya nakalagay dyan, hot. O yan, hot. Ito, cold. Yan. Hindi ibig sabihin mainit, malamig. Nangunguryente, hindi nangunguryente. May ambulansya na. Pulis, may inuhuli. Okay. So, pag-check natin dito, kasi wala namang connection itong hot papunta doon, kaya pag nagsukat tayo dito, nakaseparate yung grounding natin sa primary. Kaya, check natin. Ayan, nakauna pala. So, testing lang natin, set natin ng AC. Tingnan natin kung meron bang pumapasok na AC. Yan. So, merong 234. So, baybayin lang natin kung nakalusot ba dito. Ayan, lusot naman siya. So, ito namang isa. Saan yan tumungo? Dadaan ng fuse. Ayan. Okay naman siya. Dadaan yan dito. Filter inductor. Lusot sila dun dalawa. Ayan. Ito naman, tutungo dun. Hindi pala to. Switch pala to. Mali ako. Ayan. Ayan. Ito yung filter inductor natin dalawa. So, dapat yan ay lulusot yan dito. Lusot din dyan. And then itong isa tatawid papunta dito. Lusot ko dyan. Ito, saan ba siya lumusot? Dito. Dito, sa diode. Yan. Tapos itong isa lusot din sa kabilang diode. So ibig sabihin, nakapasok ang supply natin doon sa bridge natin. So ang check natin ngayon, itong secondary, kung meron ba siyang 300 volts almost. Ito yung positive, negative. Tingnan natin. Ayan, meron.
So meron siyang supply sa primary. Ang tanong ngayon, dahil meron ang primary filter, dapat sa secondary magkakaroon. Okay. So para pag-check ng secondary, para hindi ka mahirapan, itong ground, ito, kung napansin niyo to, ground to, common ground yan sa lahat ng cold. Ayan, sa cold, konektado yan. Para isang kamay na lang ang gamitin. Hawak na lang dito, kasaan-saan umahawak. So, yan, check natin kung may supply ba dito. Yan, ito yung secondary natin. Ito may connection yan, papunta doon. Tapos papunta dito, secondary natin. Yan, meron siyang 31 volts. So, 31 volts, napakababa. Hindi yan kayang magpaandar sa ating system kasi ang voltage dapat dito ay umaabot siya ng mga 110 to 130 volts. So, tingnan natin muna. Kasi may relay to. Tingnan mo, baka charge lang ang meron dyan. Pa-power on muna natin. Kasi hindi natin na-power on kanina eh. Pa-power on ito. So, wala. Tsaka wala siyang standby. That may standby volts. Wala talaga. Yan, ang baba. Antay natin. Bumaba din siya. Handahan. Buhayin. Oh, umaas. Nagkaroon siya. Tapos, bumababa. Tingnan natin bakit namamatay. So, unang andar natin, nagkaroon siya, tapos bumabagsak. Ayan, hang 31. So, power on. Uli. Ayan, tumaas siya 150, pababa ng pababa. So, ibig sabihin, nagkakaroon siya ng supply, tapos nawawala. So, bakit kaya ganon? Ayan ang iti-check natin. Bakit nawawalan ng supply? So, check natin. Wala akong nakita na nag-ano siya, pumitik yung relay. So, check natin to, bakit nawawalan siya. So, dapat yan ay papasok yan dito. Lulusot yan dito. Ayan. Tapos, tatawid dito. So, hindi nakakatawid. Kasi hindi to gumagana ang relay. So, hindi gumagana ang relay niya. So, dapat yan mag-close to para makakatuloy itong supply natin. Saan yan tutungo? Pupunta yan dito. Tapos tawid yan dito. Tapos saan bang lusutan niya? Ayan, punta siya dito. Na, isa-isay natin ha. Patayin muna natin para continuity. So dapat yung supply na yan, lusot yan dito sa relay. Ayan, nakaano pala ako, ayan. Ito. Ayan, meron dyan. Tapos pag pumitik yung relay, lusot yan dito. Tatawid yan papunta dito. Tapos, tawid dito. Wala, saan pang tawiran ito? Tingnan natin, saan yan? Malaki ang ano eh. Yun, malaki. So malaki yung resistor. Tawid dito. Wala. Walang reading wala siyang reading. Tingnan, baka mataas ang resistance nito. Tingnan natin. Ayaw, ayan dito 1.7K. Supply yan doon sa HDT. So, balik tayo. Ito, tawid dyan. O yan, may connection dyan, papunta dito. Dito, ayan. Tapos may resistor, tawid dito. Meron siya. And then tatawid siya papunta dito. At isusupply doon sa B plus ng playback. So ngayon, bago natin intindihin yun, bakit maba, tumaas siya tapos bumabagsak, check muna natin tong standby nito. Kasi dapat may standby voltage to eh. Alamin natin yung standby voltage na nagpapagana nitong relay na to. So bakit wala? Kasi andarin natin uli. DC, so, check natin to kung bakit wala to. So ito, wala siyang supply. Ka-under na to. Ayan, under na yan.
Tapos dito, 0-0 talaga siya. So wala siyang supply. So tingnan natin to, bakit wala siyang supply. So dapat yan ay meron siya galing dito. Ito yung supply niya, oh. So wala siya. Oh. Ano to, meron siyang ano, meron siyang nag-loss, oh. May loss connection dito. Tingnan natin bakit nag-loss diyan. Kasi ito, capacitor, filter capacitor to. So dito wala siya. Wala. Na isusupply sana dito sa ating relay. Tapos yan, wala man lang sa supply dito. Yan, wala tayong makukuhang voltahe. So, tingnan natin. Eh hinang muna natin tong nag-loss na to. Tapos balikan natin ang supply niya. Bakit wala? Kasi ito, ang supply nito ang baba pa rin, oh. Nasa 31 lang. So check natin 'yan. Itong mga lost muna, hihinang natin 'yan, tapos ano natin? Ito may mga bitak, oh, kung napapansin niyo 'to. Yan, may mga bitak siya. Yan. Ito, kanina sinabi ko, yan, bitak din 'to, yan. So hinangin muna natin 'yan. So bago natin kung ano-ano hinangin diyan, i-diskarga muna natin yung primary. Pakita ko lang sa inyo kung may voltahe ba ang primary. Ito yung pinakamalaki. Ayan, oh. Masakit yan. Kaya dapat yan ay i-discarga natin. Ayan. Pwedeng ito gamitin natin. May discharger ako. Hindi ko alam kung saan nakalagay. Ayan. Wala na, totally shirt mo na yan dahil wala na talaga yan. Ayan. Okay, so hinangin lang natin yung nag-loose na yan. ...80% na sakit sa mga ano, ayaw makahinang. Ayan. Ano ba tong LED na to? Ang alam rin yata yan, di yata LED yan, ah. Yung mga naglo-loss. Natin uli. Natapos na natin yung resolder. So, monitor natin yung secondary. So, yung positive niya. Power on lang natin. Ayan, bumabagsak pa rin siya. So, pagbagsak niya, wala siyang, ito yung para dun sa supply natin. So, wala siyang supply. Kapunta dito. Kaya hindi siya makakaroon ng ano, standby. Tingnan natin yung ano. Ito. So walang mga supply siya kasi bumabagsak yung main supply natin. So sinolder na natin, resolder na natin, wala pa rin. So check natin to kung may supply ba. Yan, may negative siya. Negative to. Tingnan natin. Check natin yan. Grounding natin dito ay dito sa primary.
Check natin kung may supply. Uy, walang ano ah, walang supply to ah. So wala siyang boltahe. Then check natin bakit walang boltahe. Supply kasi to papunta dito sa PWM natin. So wala siyang supply, saan ba galing to? So galing siya. Kita, ayan. So dapat yan meron eh. Natin negative to, ito positive 1.2. Check lang natin ha, isa-isahin lang natin to. Wala siyang supply. Ito may 14. So galing dito, ayan. So galing yan dito, ayan, diretso doon. So nakita ba to? Hindi nakita yung ano. So ayan, meron siyang 14, tapos tawid dito, tapos saan yan tatawid? May tatawiran yan ito, itong loop na to. So meron siyang 13. Itong isa dito meron siya. And then itong isa meron siya, tawid dito negative, negative na yan, negative yan. So itong isa bakit wala yan, 0.5 lang. So check natin to, check muna natin tong mga kapasito ano to, to mga, kasi nakapasok naman siya dito eh, meron siyang supply dito eh. Check muna natin yung mga filter. Kasi minsan dyan nagkakaroon ng problema. Kasi umandar siya tapos bumabagsak. So may filter dyan. Itong mga ito mga filter na yan, check muna natin yan. So tingnan natin kung ano. Gamitan natin ng ESR para rin natin tanggalin. So bago natin yan ano, discarga muna natin. Ito ang discharger ko. Na natin, nahanap ko na eh. So pakagat lang natin dyan. Pag may laman yan, may iilaw dito yan, yan, iilaw yan dyan. Ayun, milaw nga. So hayaan lang natin yan dyan para ubusin niya kung anong nilalaman dyan. So yan, gamitin natin yung ESR ko na medyo matagal na to sa buhay ko, nung nagiging technician ako hanggang ngayon, nandito rin, nandito pa din siya. So madali lang naman gamitin tong ESR ko na to. Pag walang laman, hindi siya magalaw, medyo malabo na. Pag shorted, umiilaw yung green pag shorted. Pag gumalaw lang yung printer hanggang doon sa zero, ibig sabihin okay siya. Pero kung hindi gumalaw, konting galaw na lang, edi wala na. Wala na laman yan. So check lang natin, isa-isahin natin, hawakan ko. Sure ako, may ano yan, hulog na. Ayan, makisama ka naman. Dumi na daliri ko ah. So check natin to, tingnan lang natin kung ito, may galaw ba yan. Ayan, meron. Ayan, yung pitik dyan na may kulay, nag-orange, nag-green, charge yon. Ito, ayan, buo. Ito namang isa. Ito. Uy, wala. Walang laman. Ah, tandaan natin 'yan. C724. Ito meron. 'Yan. May laman siya. So itong filter, tingnan natin 'yang filter. 'Yan, sagad. Secondary. 'Yan, meron siya. Ito, tingnan natin 'to. Meron din siya. Ito. Meron din siya. So isa lang ang ano, isa lang yung nakita natin na walang laman. So dyan muna tayo focus. So tanggalin lang natin yung walang laman. Tingnan natin bakit walang laman to. So pag nagtanggal tayo para madaling bunutin, lagyan natin ng ano, bagong inang para mabilis i-disolder. Yan.
ito yun, oy, maliit lang siya. Tingnan natin kung anong value na ito. Kaya matanggal. Makakapit pa. Ayan. So ito ay meron siyang, wow, 1 UF lang. 50 volts. So check natin sa digital. Kasi walang laman sa ano eh. Walang laman sa ASR, pero sa digital, tingnan natin. Ang sinong totoo sa kanilang dalawa. Wala nang laman to sa ASR, sa digital, tingnan natin. Ayan, meron pa siyang laman na, oh, 100 nanofarad, 1064 nanofarad, atras na, 1 UF. 1 UF ang laman. Ulitin natin dito sa ASR natin. Ah, 1 UF pa to ha. Doon sa ano, ASR nat, ah, sa digital. Pero sa ASR, yan oh, walang laman sa ASR oh. Walang laman, buhay ba ASR ko? Ayan, buhay ang ASR. Ito, walang laman sa ASR, walang laman sa ASR. Pagdating sa digital, kahit iset pa natin to, iset natin ng ano, i-range natin ng UF. Ayan. Gawin natin yan, 10 UF nano, naka-nano, naka-auto kanina eh. Tingnan natin. Ayan oh, 1 UF oh. Ang linaw, 1 UF. Kita ba, kita nyo ba? Ayan, 1 UF. So kuha tayo ng ano, 1 UF to, may 1 UF dito. Ito mga 1 UF to eh. Ito bago, bagong hugot. So check lang natin to. Check natin sa ano, digital. Point 97. Ah, mas mataas pa yung walang laman. Point 97. One UF na rin. Ang linis ng ano ko ha. Laki ng pinagdaanan nitong cutter na to ha. Check natin sa SR. Huwag nang tingnan yung daliri ko ha. Ang dumi niyan. Ang dumi ng TV eh. Hindi nakapaligo eh. Ayan, meron oh. Pumalo siya oh. Kita nyo? Pumalo siya. Ayan. Samantalang yung isa kanina, hindi pumalo. Yung internal resistance, equivalent series resistance niya, wala na. Pero, andaya ng ano, digital. Mayroon ba doon laman, pero pagdating dito, sa SR, wala na. Kaya ang gagawin natin, subok natin to. Baka, gagana na to siya. So, yung polarity, saan ba yung positive nito? Ayan. Hindi abot ang paa. Hindi abot ang paa. Palitan natin ang iba. Anong isa? Kaya palitan natin ito mahaba. Check natin to. Ayan. Medyo mas mataas na to. Uy, gumalaw ka naman. Hindi gumagalaw ah. Tulog yata ah. Ayan. 1 UF. 1.03. Tingnan natin sa ASR. Tingnan natin sa ASR kung siya ay meron bang laman. O yun, sagad. So, mas mano to. Mas marami pang laman nito compare kanina. Kanina, medyo ano eh, langanin ng konti. Sige, di bali. Papalit na natin. Baka ito lang ang dahilan na hindi siya gumana. Linisin lang natin ang top brush para ano, sana yung panglinis natin yun to, nagamit kasi kanina nag top brush eh, ang top brush kanina yun, pantos huwasan lang to mamaya pag ginamit sa ano, pag nag top brush kayo mamaya, ano to eh, tipid eh,
Pwede yung panglinis sa board, pwede yung panglinis sa ngipin. So, ang kagandahan kasi nito, ang gamit natin, hindi to ano ha, hindi to tubig, hindi rin to alcohol. Ito po ay pure lacquer thinner. Ayan. Mabilis matuyo, ayan, tuyo na siya. Tsaka mataas ang resistance niya. Testing natin. Check natin kung may pagbabago ba. So, gamit pa yun ang gulo-gulo ha, gulo-gulo. Doon ka muna, pakita muna. Ayan. Tapos ito, check natin kagad yung secondary. Kung hindi ba siya nagda-drop. Nagda-drop kasi kanina eh. So, monitor lang natin dito. Ayan. Test saksak natin. Ayan. Nag 142. Ayan, hindi na bumagsak. Ayan. Ayan, nagkaroon na siya ng standby. Ayan guys. Nagkaroon na siya ng standby. So, ang gagawin natin, tingnan natin kung nakarating ba dito. Oh, hindi nakarating. Kasi yung relay natin, hindi gumagana. Check natin to kung may supply ba to. Ayan, may supply na siya. 11.5. So, ang gagawin lang natin, i-turn on natin to. Tingnan natin yung gagana ba siya. Siyempre power nito. Yun, pumitik ka relay. So, nagkaroon siya ng supply. Tingnan natin sa salamin kung meron bang display. Ayan, may heater na siya. Ayan, may raster na siya. So, ito lang ang problema natin guys. Ito, okay sa digital. Ha, okay sa digital. 1 UF mahigit pa. Ang itong value nito ay 1 UF naman siya, 50 volts. Pero kung i-check natin dito, mukhang pangit lang yan, pero malaking pakinabang. Kahit laitin nyo yan, pangit yan, pero dahil sa kanya, nalaman natin. Check natin ito ng analog guys, bago natin, testing natin, gumagana na yan eh. Testing lang natin dito sa analog. Tingnan natin kung itong analog, di ba sinungaling? Gamitan natin ng times 1K kaagad. Ayan oh, nagkarga. Ayan oh, salbahe talaga oh. Nagkarga siya oh. Ayan oh, baliktaran. So ibig sabihin, magkamag-anak siguro yung digital na to at saka ito. Ayan, kasi pareha sila eh, okay sa kanila eh, sinungaling, ito naman. Ayan, kaya shoutout sa'yo Marco Francis 71 Premix Vlog. Napakaganda yung mga pinamimigay mo na ESR. At ako meron na, kaya okay lang to sa akin kahit pangit, kasi pangit ko. So, i-set up natin, lalagyan natin yung antena. Ayan, anong channel ba yan? Ayan, meron siya. Medyo malabo lang. Antena natin. High-tech yung antena natin eh. Ayan. Balikan natin yung sinabi ko kanina. Dito sa ano. Yung sinner kanina na walang supply. Tingnan natin kung may supply ba siya. Ito yung negative niya. Tapos ito yung kanina. 0.5 lang to eh. Ito oh. Tingnan natin kung ilan na ngayon. Tumaas siya. Kanina 0.5 lang yan eh. Tumaas siya ngayon. So ito 14 to kanina eh. Ay, nagiging 12 na lang siya. Kanina 14 yun eh. So ito kasi pinalitan natin to. Ito. So meron siyang connection papunta dito, oh, sa diode na to. So na filter siya. Filter lang siya nito. Oh, galing dito. So nagiging filter siya para i-ano natin. Supply natin dito sa side na to. 2.4. Ayan oh. So, yan, napakaliit lang. Ito lang ang dahilan. So, shout out sa mga tech vlogger ko dyan. At pagaling ko yung orange ko. Ayan. So, yan lang kadali ang pag-troubleshoot. Kailangan lang natin na kompleto tayo sa gamit. So, kung wala tayong ESR, isa-isahin natin yun. Diba? Kasi yung ginawa natin kanina, chinek natin, chinek ang voltahe, nagbumabagsak ang voltahe. So, may nakita tayong loss connection. So, check natin o hininang natin yung mga loss connection. Nangyari, wala pa rin. So, ang ginawa natin, nagsubok tayo ng voltage measurement. So, hindi ganun ka-accurate yung nakuha natin na voltahe. Kaya ang ginawa natin,
madalas kasing sala rin pagka ganito yung mga filter capacitor, lalo na yung mga electrolytic. So sinubukan natin i-check gamit itong in-circuit tester na ASR meter. Yun, nadalay natin, hindi natin akalain na yun, ganito lang ka liit yung dahilan kaya hindi na gumagana siya. So nakita nyo naman, pinag-compare natin yung digital analog, digital at ESR. So mamili na kayo kung alin ang gusto nyong pang-check bilang isang technician. Kasi sa totoo lang, nung nagsimula akong technician, salamat sa instructor ko, at ito yung unang-unang napundar ko nung nag-start ako ng technician. At malaking tulong sa akin to. Shout out sa'yo, sir. Hindi ka namin makakalimutan dahil sa'yo nito. So yun lang po, maraming salamat at sana may natutunan tayo. Isa-set up ko lang muna to at isa-shout out ko yung mga nasa previous videos natin para makita natin, detesting natin pagka okay na siya. Finished product natin, medyo malabo dahil sa antena. So malinaw pa naman yung display niya, so wala pa naman problema. Shout out sa lahat ng mga nandoon sa last video natin, kay Sir Mark Haban, Sir EdTech PH, Sir Dave Electronics Repair, Tricks and Fix Repair Channel, Sir Amsky TV, JNB Tech Electronics TV, Sir Ryan Crosset Tech, Master Marco Francis 71 Remix Vlog, Sir Noel Tech, JNB Tech Electronics TV, Sir Randy Dilinila, Sir Edsky Saba, Sir Fix and Review, Boss Basic Bob, Master West Jojo Tech, Sir Nelo Cosme, Sir Andro Electronics, Sir Maestro Sans Go Electronics, Master Edwin Tech, Master Mojajos Technique, Sir Joey Tech PH, Master D. Allen TV, Sir Pagsubok sa 23, Sir Tony Rivas, Bro Makoy Tech PH, Sir Tony Pagyo, Idol Gagam Rock, Sir DJ Pilapel, Sir Elber Rodriguez, Master Nards TV, Idol Jubabs TV, Sir Tristan Acoustic Jam, Mas Bra Makoy Tech PH, Master Badong Tech PH, Zue Cote Vlog, Sir Morpi Sumar, Sir Giovanni V, Let's Scale Tutorial, Everything Under the Sun, Bermudez Alan. At sa lahat ng mga hindi na shoutout, paki-comment na lang down below para sa sunod natin.